ang pinaputok. At so akala ng mga tao, binaril sila. Kasi putok, eh, pung! Biglang lumabas ang usok, yun, doon po, tinamaan ng mga usok. Yan ang nangyari sa illegal na order ni Marcos, ni Abalos, ni Marbel at ni Tore. They are accountable for their criminal violations of the provisions of international humanitarian law, human rights, and other provisions of law, dahil kaya tinatawag sila ngayon na mga kriminal na uri ng pamahalaan. Kung si Sister Nori pa, the government of Marcos Jr. is now reduced to a lawless government. Tingnan nyo, binabasag ang mga bungo. Pinapalo at kinakaladkad, ginungudngod sa lupa ang mga religious workers, missionaries, young people, kababaihan at kabataan. When we talk about kabataan, mga bata din ito na nandyan nakatira. Hindi dinala para dyan sa compound. Dyan mismo sila. At sila po ay nagiging biktima ng karumaldumal na karahasan na ang promotor at tagapagpatupad ay mismong in-expect sana na tagapagtanggol ng public safety and welfare ng taong bayan and protector nila, ang Philippine National Police. Pero hindi na. Tingnan yung mga sugat. Sabi ko kay Frank, ko kanina, Frank, sugat yan na malamang tinusok yan ng pamano. Isipin mo ka, Eric, ano na ba naman kalaban-laban niya sa mga armed? Meron pa kayong shield na bitbit? May mga batuta pa kayo, walang hawak. Eh yan, mabibit. Mineral water na nga lang panlaban yan sa inyo eh. Puro pasa-pasa oh. Nakita ko naman, nambasa na lang ng mineral water, alangan sa lakayin ka. Ibumunot na lang ng mineral water. At least binigyan pa kayo ng tubig ng mga miyembro dyan. Parang bindisyon, ano? O, bindisyonan na lang kayo. Pero kayo, pero sila, pinagpapalunin nyo. Oh, grabe. Inatake nyo. Ako na-witness ko, hindi naman ako magsabi. Nang bato pero tubig. Siguro naawa, nauhaw na lang din. Ito Frank, ang tubig ay binubuhos kasi hindi siya makahinga. Pag tinamaan ka ng tear gas. I think he was sprayed ng pepper spray din, pepper something spray, ganyan eh. Oh. Pulang-pula eh. Sa ulo niya yata na tinamaan, yung isang batang babae na young people sa mukha. Pero Frank, ito yata ang area na pinaputukan ng tear gas ni Tore. Ayan, ito tear gas na to, Frank. Kasi hindi kaya ng tear gas ang simpleng pagpupunas lang, no? Kaya tubig talaga kasi i-wash out, eh, i-wash no, down mo. Tingnan mo, naka-flashlight lang. Ni-spray mo ng tear gas. Ayun, no? Ayun, paper spray nga, Frank. Maliit, eh. Yan, paper spray. Ipakita din natin yung isa sa ating... paper spray. Administrator sana na tear gas din ating parang administrator. Parang tear gas nga, Frank. Maliit na canister na black, eh. Yeah. Parang tear gas nga. Ganito na sila, eh. So, kung ikaw po ay may asthma condition... Ito rin, ka Eric. Ito siya. Yan. Si Sir Nori, yan, ha, ang executive director. Ayan po, director. Ang executive secretary po namin yan, ha. Okay. Ganyan ginawa, tingnan yung mukhang yan. Police ba to? Inisprayan niya, babae, walang kalaban-laban. Kapasimple, walang, walang sumita. Kung ako si Tore, kung ako si Tore, ganito ginawa ng isa sa akin tauhan... Really? Automatic, tanggalin talaga kita. Tanggalin sa servisyo. Okay, walang benepisyo. Yan. Kundinahin pa, o kundinahin pa, pakita together with all the Philippine National Police with pinapaya mo yung buong kapulisan eh. Kasi command responsibility mo ito, General Tore. If you cannot discipline them, uulit-ulitin ng iba pa ang ganyang pananakit at pang-atake. Yan, kaya nga, sino pong anak ito? Pauwiin nyo po ito, paalisin sa pagkapulis, delikado po ito. Tanggalin nyo na po yan, kunin nyo na po yan. Hindi pa na-identify, no? Wala pa siyang pangalan. Dapat pangalanan natin ito. Dapat ipakita ng Philippine National Police na kinukundina nila itong taong ito. At disiplinahin, at kung kailangan papanagutin, it should be done. Yan ang tinatawag na accountable leadership. Nakikita ba yan sa kingdom ngayon? Yung mukha na yan? Hindi na, sa dami nila, Frank, mahirap kong hanapin. Ipakita nila sa kingdom, kayong kapulisan, tignan nyo yung katabi ninyo. Kung yan yung katabi ninyo, kundinahin ninyo yan. Kung merong kayong dignidad. Tama, I agree. Pinapahiya niya yung buong organisasyon ng Philippine National Police. Tama. Duhuin nyo yung taong yan. Ang pananagutan dito, mga kababayan, sa aming huling bahagi ng pagpa-partner for this hour ni Brother Franco, kasi magkakaroon po kami ng substitution dito sa SMNI, almost 72 hours live coverage, continuing coverage, tuloy-tuloy po ito sa nangyayaring karahasan at panggagahasa ng Estado at Gobyerno ni Marcos sa kalayaan at karapatan ng ating mga kapatid na mga Pilipino dyan sa loob ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao, gusto naming emphasize ito, mga kababayan. Ang pananagutan ng pagkakaroon ng kriminal na uri ng akto ng mga pulis, babalik pa rin kay Marcos.
Sabi nga kanina ni Professor Malutikia, all this can stop. Isang tawag niya lang kay Marbil, stop it. Isang tawag niya lang kay Abalos, kay Abalos, stop it. It's madness. Pero hindi niya ginagawa. Bakit? Eh syempre, ba't ayaw niya gawin? Isa lang naman dahilan nun eh. Either gusto mo yung nangyayari o ayaw mo. Kung wala kang ginawang reaksyon, eh di gusto mo yun si exactly. Presidente. Kaya nga ito, may message basahin ko lang din yung mga viewers natin. Sige. Dito. Si Jonathan Ochinang. Hello, Jonathan. Patawag kay Senator Bato, mga boss, para makilala. Eh, paano kung si Senator Bato nagpunta na nga po dyan yung nakaraang araw, kinausap na po si Tore? A few moments later, ganun pa rin. Ang pinag-usapan nila ay hindi nirespeto ni Tore. Kumbaga, parang lahat ng sinabi ni Senator Bato, lumabas lang sa kanyang kaliwante niya. Parang, sino ka ba? Tagos sa ilong. Akong bossing dito. Retired ka na. Correct. Retired police ka, retired general ka na. Okay. May ipe-play tayo ka, Eric, sa nangyaring negosasyon between Tore at atong ating attorney. Ito ba yung kasama kami doon sa labas? Yeah. Pakiplay. Ako. At kahit saan namin pwede yan, kahit na yan ay Pasig. And elsewhere. Basahin mo, attorney. Sir. Yes, ma'am. Elsewhere mo, ma'am. Sandali muna, ma'am. Sige kami rito ng maayos. Sige lang po. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sir. Kasi ito, kasi ito, enclosed building. Attorney. So yung address sana. Ito, attorney. Yes, sir. Hindi ito ang lugar para tayo magdebate. Yes, sir. Kung may reklamo ka, maghahain ka na lang ng reklamo. Pero ngayon, papasok kami sa iyo at sa gusto mo. Okay? Ipaalam ko lang ito sana. Alam mo sabihin. Sir, ganito po. May certification po ang NBI, sir. Immaterial yun, attorney. Na-serve na daw yung alias Warren Torres. Na-serve na daw. Immaterial yun. Ano yung papel ko? Ito. Bibigyan namin kayo. Si Selvia, si Manes na ito, sir. Mag-usap kayo, attorney. Mag-usap kayo ng 30 minutes. Bibigyan kita ng 30 minutes dyan. Papasok kami sa ayot sa gusto mo. So, ang plano mo talaga magpasok, yes, whether we like it or not, yes, even if ipakita namin itong certification. Ayun. Mga kababayan, dalawa po ang kaagad na paglabag ni Tore. He was not negotiating. He was imposing. Sabi niya, tumahimik ka. Ano, attorney? Nagsasalita pa sa attorney Tore yun, nagpapaliwanag, enclosed structure po yan, etc., etc. Sabi, magreklamo ka lang, this is not the time to debate, attorney. Sagutin namin kayo. Papasok kami sa iyo at sa gusto mo. So, yun pa lang po ay hindi po yung negotiation. Malumanay po dyan ang mga abogado at sila Sister Nori. I was there beside sa likod. Sa likod ako ni Attorney Tore yun. I was there at naririnig ko ang prosesong ito. Hindi po negosasyon ang gusto ni Tore. Imposition. Bawal po yun. Sapagkat there must be coordination and dapat nagkakaroon po ng cooperation doon sa pribadong lugar na hindi kasigurado na nandun ang subject mo. Idadaan mo yan sa proseso ng negosasyon, koordinasyon at cooperation. Wala po yun. Pangalawa, Franco, brother. Yes. Ang kanyang binanggit, sabi niya, immaterial yung sinasabi mong nag-grade ng NBI, served na po ito at na-certify nila. Hindi kinikilala ni Tore ang National Bureau of Investigation sapagkat sabi niya, immaterial, walang visa sa akin yan kung nag-grade na dyan at nag-serve na ang NBI sa the same warrant of arrest. Ang ibig sabihin ni Attorney Tore yun, hindi niya pinakinggan, immaterial. May pangatlo pa, Frank. Sinasabi ni Attorney Tore yun, sir, kasi nakalagay dito si Manis lang. 30 minutes, papasok kami. Sa ayaw at sa gusto nyo. So, sino po ang may utak kriminal, utak abusador, utak manglulusob, at utak digma ang bitbit niya, hindi po serving of warrant of arrest. Atat na atat siya, no? Hindi ko alam kung ang ganong actuation at asta ni Tore at ng kanyang mga polis sa harap ng New People's Army na may kapasidad ding birahin sila ng Abu Sayyaf, ng Jemaah Islamiyah, ng ISIS mauti, kung ganun din ang angas at hambog niya. Kaya nga ka, Eric, gusto ko sabihin sa mga kapulisan natin dyan, hindi po si Tore ang magbibigay ng magandang buhay sa inyo. Ayon niya magbibigay ng kahihiyan mula sa pangatlong henerasyon ng inyong buhay mula sa kaanak-anakan nyo na nagsilbi kayo sa isang taong demonyo. Oo. Nagsilbi kayo sa isang tao na walang pakialam na pumatay ng tao. Nagsilbi kayo sa marahas na pamamaraan bilang isang pulis. Mm-hmm. Hindi po ba kayo nahihiya sa inyong mga pamilya? Bawat isa po sa inyo may pamilya. Hindi nyo po ba naiisip yung bawat pinapalo po ninyo? Anak nyo yan? Bata? Anak nyong babae yan? Pinagpapalo ninyo? Hindi nyo po ba naiisip yun? Pulis po kayo. Hindi nyo po ba naiisip yung namatayan ng isang miyembro dito ay ama ninyo?
Hindi nyo po ba naiisip, paano kung yung amay ninyo namatay? O paano kung tatay nyo yan? O tatawanan nyo rin po ba? Ay, yawak ka talaga kayo kung tatawanan nyo lang din. Eh, nakita ko rin sa isa may hinimatay. Tinawanan lang. No. Eh, wala kayong puso. Yawak kayo. Eh, dito nga, Frank, ayaw pa mag-respond din ng ambulance. Kinumpiska nilang ambulansya ng KOJC, mga kababayan, at dahil tayo itumakbo sa isang opisyal, saka siya tumawag sa labas ng ambulansya. But it took them 30 minutes to respond in the midst of actual life and death situation ni Manong Edwin. Ang pulis po ay nakatunganga at pinipigilan ang pag-respond ng ambulansya. Buhay ang pinag-uusapan natin, mga pulis. Buhay po pinag-uusapan natin, pinigilan nyo pa. Hinintay nyo pa, mamatay ang tao. Anong uri ng pulis po meron kayo? Isipin nyo po yung anak ninyo. Ha, yun na lang po. Ako kasi kung naiisip ko, bawat gagawa ko ng hakbang sa aking kapwa, ay isipin ko, kapatid kong babae ito eh. Isipin ko, anak ko to eh. Kapamilya ko to. Kapamilya ko to eh. Eh, pero kung wala po kayong remorse, wala kayong puso, ay tatanggapin na po namin na isa po kayong kampon ni Tore. Na, ang sabi mo kanina, ang kanyang pagkatao at personalidad, ayawa. Ang ayawa. Ang yawa po ay Bisaya, ekwivalento demonyo. Tama ba yon? Yawa, demonyo. Pareho lang, no? Okay. Anyway, gusto namin ito dalhin sa antas ng pagtingin ng sambay ng Pilipino that the account